Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang mga dapat na gawin para maging masagana ang taong 2023. Naging kaugalian na ng marami, hindi lang nating mga Pilipino, ang paglalagay ng pampaswerte tuwing papasok ang bagong taon. Ito ay ating ginagawa sa tulong ng feng shui na kung saan malaki ang naitutulong para magabayan tayo sa negosyo, buhay pag-ibig at pati na rin sa pamamalakad sa ating tahanan. Ngayong taon sa papasok na Year of the Water Rabbit o Year 2023 ay mayroong mga pampaswerte tips na maaari nating gawin. Ito ay para masiguro na masagana o maswerte ang papasok ng bagong taon at ating maitataboy o malalabanan ang kamalasan na nakaabang sa ating tahanan at buhay ngayong bagong taon. Dapat ay bukas, masaya at higit sa lahat ay malinis ang bahay ngayong papasok ng bagong taon. Bago pumasok ang bagong taon, dapat na maligaya, masaya at maingay ang ating tahanan. Simulan natin ng paglilinis. Itapon natin ang mga sirang gamit. Maglinis tayo at mag-general cleaning tayo para pumasok ang swerte. Dapat na i-prioritize na parte ng bahay pagdating sa paglilinis ay ang main door na kung saan pumapasok ang swerte. Wala rin dapat sirang appliances o gamit sa loob ng bahay tulad ng sirang relo o orasan. Ito ay dapat nang itapon dahil hindi ito magdadala ng swerte. Palitan din ang pundidong mga ilaw at ayusin ang mga tumatagas na gripo. Maliban sa pagsisiguro na malinis ang ating tahanan, isa pang pampaswerte ngayong 2023 ay dapat na mapalitan ang anumang pundidong ilaw o sirang gripo dahil ang mga ito ay nakakaapekto sa pagpasok ng swerte at sa pag-agos ng grasya tulad ng tumatagas na gripo na simbolo ng leaking wealth. Magsuot o gumamit ng mga gamit sa bahay na kulay blue. Ang lucky color sa year 2023 ay water blue. Hindi naman kailangang lahat ng nasa bahay mo ay kulay blue. Okay lang na mayroong touch of blue lalo na sa mga unang buwan ng 2023. Isa ito sa pampaswerte sa 2023 na dapat ay mayroon sa loob ng iyong bahay ngayong darating na bagong taon. Dapat din na sa pagsalubong ng bagong taon ay maliwanag ang bahay. Ibig sabihin ay dapat nabuksan ang lahat ng ilaw sa inyong tahanan. Sapagkat ang maliwanag na bahay ay nagdadala ng swerte, good luck o good fortune sa ating buhay. Ang mga bahagi ng bahay na dapat panatilihing maliwanag ay ang main door, sala, living room at ang kitchen. Dapat ding na maghanda ng 12 prutas para masiguro na magiging masagana ang 2023. Hindi dapat na mawala ang paghahanda ng 12 klase ng prutas. Ang mga ito ay sumisimbolo sa 12 buwan sa isang taon. Maaari kayong gumamit ng prutas na pakwan, orange, apple, papaya, banana, guyabano, melon at grapes. Dapat din na mag-display o magsabit ng rabbit lucky charm. Dahil sa Year of the Water Rabbit ngayon, pampaswerte sa 2023 ang pagsasabit o pagdi-display ng mga rabbit lucky charms tulad ng mga rabbit figurines, kalendaryo na may rabbit design at iba pang pampaswerte na mayroong rabbit na maituturing na magdadala ng swerte ngayong taon. Dapat ay isabit o i-display ang rabbit lucky charms sa bawat pintuan o kwarto ng inyong tahanan. Sa opisina ay maaari ding maglagay ng mga rabbit lucky charms sa east direction. Ganon din sa loob ng bahay gaya ng sala at kitchen para ma-enhance ang good energy at matupad ang hinihiling mo sa buhay. Magsuot ng polka dots at bagong underwear. Hindi lang polka dots na damit ang magbibigay ng swerte ngayong bagong taon. Kung hindi pati ang malinis at bagong underwear na dapat ay isuot ng bawat isa sa atin bago pumasok ang 2023. Ito ay para mapanatili ang swerte lalo na sa ating buhay pag-ibig o love life. Kung single naman ay mabuting magsuot ng pink na underwear para ma-enhance ang good luck
o good fortune mo sa pakikipagrelasyon. Para tuloy-tuloy ang paggulong ng swerte papasok sa ating bahay, ipinapayo na magpagulong ng bilog na prutas papasok sa ating mga kwarto at bahay tulad ng kyat-kyat at iba pang bilog na prutas na mas maganda kung kulay dilaw. Mas mabuti kung ito ay gagawin ng buong pamilya. Magpalit din ng bedsheet, cover at punda sa pagpasok ng bagong taon. Hindi naman kailangang bagong bili, maaring labhan lang ito basta masigurong malinis ito para sa pagpasok ng bagong energy sa darating na bagong taon. Pink na bedsheet para sa mga single at red na bedsheet naman para sa mag-asawa para swertihin sa relasyon. Dapat ang mga single ay gumamit ng pink na bedsheet ngayong papasok ng bagong taon habang ang mag-asawa naman ay dapat na kulay pula para sa mas mainit at masayang pagsasama. Ayusin din ang mga sira sa inyong main door upang pumasok ang good luck at good energy sa bahay natin. Kung sira na ang knob at iba pang bahagi ng pintuan, ay mabuting ayusin na ang mga ito. Kung kailangang iparepaint, ay dapat gawin na bago pumasok ang bagong taon. Linisin din ang stove o lutuan dahil dito ginagawa ang wealth o ang swerte. Ang pagkain kasi ay wealth o swerte, kaya dapat na maayos, malinis at maganda ang lutuan o ang stove natin. Punuin ang lagayan ng asin, asukal, bigas at tubigan. Kailangan puno ang mga yan para masigurong puno rin ang ating buhay ng pagpasok ng swerte. Ganon din ang tangke ng gas o gasol sa pagpasok ng bagong taon. Makabubuting magsaboy ng barya sa bahay at punuin ng barya ang ating mga bulsa. Para sa dagdag na ingay sa loob ng bahay ngayong bagong taon, ay dapat din na magsaboy ng barya sa loob ng bahay. Sa ganitong paraan ay naaalis ang malas at nasisigurong masasabuyan din ng pampaswerte sa 2023 ang loob ng bahay. Dapat na puno rin ng pera ang mga wallet at ang bulsa naman ay puno ng barya. Gawin nating maingay ang bahay sa pagpasok ng bagong taon para maalis ang mga kamalasan sa bahay at dapat na magingay para maitaboy ito. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-ihip ng turotot, pagpapatunog ng bell, paghampas sa kaldero at iba pang paraan ng pag-iingay para mailabas ang malas sa pagpasok ng bagong taon. Ang buong pamilya ay dapat na nakasuot ng happy colors sa pagpasok ng New Year. Dapat nasuot mo rin ang mga alahas mo at dapat ay nakangiti. Para sa simula ng maganda at bagong taon, ay dapat na bagong ligo rin o nakaayos o naka-makeup. Ayusin ang gusot o tampuhan sa inyong pamilya. Dapat ay maayos at walang gusot, walang away, walang tampuhan at alitan. Dapat ay puro pagmamahalan lamang ang mangingibabaw sa loob ng inyong bahay. Ito ay para ma-enhance ang pagpasok ng good luck at swerte sa inyong bahay. Bukod dito ay makabubuting magpausok ng 9 na piraso ng insenso sa bahay para maitaboy ang kamalasan. Ito ay dapat na gawin sa bawat sulok ng bahay para masigurong ang malas ay maitataboy palayo. Ang insenso ay dapat na iikot sa loob ng inyong bahay clockwise. Habang pinapausukan ng inyong bahay, ay sabihin ang mga katagang ito. This house is full of love. This house is prosperous. This house is full of blessing. This house is full of happiness. This house is full of good health. At maaari ka pang humiling ng nais mong mangyari sa loob ng iyong bahay. Makabubuting bayaran din ang lahat ng utang. Kung merong maihahabol, ay mas mainam na dapat na bayaran ang lahat ng utang bago pumasok ang bagong taon. Ito para hindi ka malulubog o magkakaroon pa muli ng utang ngayong 2023. Magbigay din ng ampaw sa mga anak o sa mga inaanak at maging sa apo. Dahil ang ampaw o red envelope ay nagsisignify ng long life at ang pagsishare ng blessing ay nagbibigay ng dagdag na swerte sa ating buhay.
mag-text at batiin ang lahat ng kaibigan at pamilya. Kung may kagalit ay mabuting ikaw na ang mag-sorry para mas maging panatag at payapa ang pagpasok sa iyo ng bagong taon. Iwasan din ang mga activity at panatilihing tahimik ang east portion ng inyong bahay. Kung may bahagi ng bahay o tindahan na dapat makaingatan, ngayong 2023, ito ay ang east portion dahil dito nauupo ang Tai Sui o ang Guardian God of the Year. Ang Tai Sui ay magdadala na bigla ang changes sa buhay na magiging unstable ang emotion, finances o daloy ng pera, love life at mindset, lalo na sa mga animal signs na ituturing na hindi swerte o may conflict sa water rabbit. Ang mga ito ay ang rooster, dragon, horse at ang rat. Kung nagbabalak na may ipagawa o ipa-repair sa inyong bahay, ito ay dapat na isaalang-alang sa ngayon para maiwasan ang pagpasok ng kamalasan. Iwasan ang pagsisimula ng repair o construction sa east direction ng bahay, tindahan o anumang espasyo sa loob ng bahay. Bawal magsimula sa east direction dahil dyan uupo ang Tai Sui. Kapag nagsimula ka ng repair sa east direction, ay directly kino-conflict mo ang Tai Sui. Bawal din mag-end ng repair o construction sa east direction. Pwede ka mag-start ng repair o construction sa center o sa iba pang bahagi para makaiwas sa conflict na dala ng Tai Sui. Dapat ding iwasan ang pagpapatugtog ng malalakas na musika sa silangang parte ng bahay. Hindi ka rin dapat na maglalagay ng upuan o uupo na nakaharap sa east dahil sa hinahamon mo ang swerte at magdudulot pa ng dagdag na conflict sa iyong buhay. Mag-share, mag-donate, mag-volunteer para makaiwas sa misfortune na dala ng Tai Sui. Blessing sa ibang tao para patuloy ang blessing sa iyo. Mag-post ka rin ng good vibes sa social media. Iwasan ang pagpo-post ng negative o anumang bagay na magbibigay ng negative feelings sa iyong kapwa dahil sa ngayon ay importante ang mga pinopost natin. Iwasan ang pangbabash at iba pang negative comments na nag-a-attract din ng negative energy at nagtataboy papalayo sa iyo ng swerte. Sa kabuuan, ang swerte ay nakasalalay pa rin sa atin. Ngayong bagong taon, maliban sa pagsisigurong papasukin tayo ng swerte, ay dapat na i-celebrate natin ang bagong taon na kasama ang ating buong pamilya at masaya. Ang feng shui ay pandagdag na swerte lamang, ang sipag-tiyaga, determinasyon at sa pagiging hands-on ninyo nakasalalay ang inyong swerte. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.